So for how many years? For like 3 years of your life, you thought, nakatapa ka lang. Hindi mo naisip na may chance palang tumayo. Mm-mm. Paano ka bumangon from that? Kasi slowly yan. Oo, slowly. Unti-unti. I think I said a line there na slow and steady sins got me into this mess. Slow and steady actions, more positive actions, the correct actions will get me out. So yun yung ano, yun yung keyword, slow and steady. Kasi impatient ako eh. No? When she presented me with a way out, ako parang, oh my God, sige, kuha na natin to. So one of the things she made me read was the Bible. Ako parang, syempre, di ba, the Bible is written by people thousands of years ago. What do they know about life now? And it was written by people, not God. God did not come down here and write it himself. So magkakamali yan. Hindi lahat dyan totoo at tama. Okay? Yun yung ano ko. Yung mindset mo nung time na yun. Yes. At the time din, Toni, parang wala na akong choice. Saan pa ba? Lahat na try mo na. Eh, di try mo na rin to. And being the studious person that I am, at yun nga, nagmamadali ako. I read the whole thing in 3 months. During the process of reading, doon ko naramdaman yung parang kinakausap ka ni God. Merong mga stories that would stick out. There may mga stories na parang, uy, parang ako yan ah. Hindi naman siya like audible voice ng Maricar. Wala naman. It's just a feeling na speaks to you. Ah, parang tumama. Speaking of story, shinare mo dito yung sa tax collector. Yeah. Yun, parang siya ang tax collector, kinocompare sa isang pare or teacher na sobrang galing, sobrang, alam mo, i-upload mo siya. He pays his taxes, he's faithful to his wife. Compared to a tax collector na kurakot and ano. Makasalanan. And, makasalanan. Tapos siguro, nababae din. And then, so the two of them are praying in church. Yung teacher na magaling, parang sabi niya, thank you. Sincere siya ha. I really believe he was sincere in praying na, thank you that I'm not like this tax collector. Kasi kurakot siya eh. Ako, I'm honest. I do all the right things. I hit all the right notes. Alam mo yun? Collector. Thank you that I'm certainly not like this tax collector. Eh, yung tax collector, hindi man lang makatingin kay God. Oo, hindi siya makatingin. Kasi siguro, nagigilty na siya sa mga pinagagawa niya. Tapos ano lang siya? Lord, wala na akong mukha na iaharap sa'yo. Tapos, yun nga, ang punchline doon, the person who went home justified before God was the tax collector. Doon ako nainis. Toni. Nainis ka dahil? Sa totoo lang, nainis ako and I couldn't understand why. I think I had to read the story mga 2 or 3 times. Hello? Nainis na ako. Doon ako nausap ni God na parang, feeling mo kasi ikaw yung teacher. You're the tax collector. Parang siya sa uma. Alam mo, oh, sorry. But, when he talks to you, talaga iba. Iba. Parang hindi ko nakikita yung part ko. In everything, parang at that moment, doon ko nakikita na shocks. I'm not as clean as I thought I was. Before everything, feeling ko, oh, my life is great. And then suddenly this happened, ito yung panira. Pero hindi eh. Doon yung pinakita sa akin na you got to this point because of your life choices that were not clean. So parang, it was very hard to take. Very painful. Pero what's nice when God talks to you, it's painful. Pero magaan. Para akong gumaan. Humbling siya. Because he opposes the proud. Sobra. Sometimes kasi, di ba, we're so proud when you approach him. But he wants someone whose heart is, correct. Yun yung hindi ko nakikita. Parang feel na feel ko talaga na impressive ako on paper. You're a doctor. But that's what everybody sees. Ang nakikita niya, heart ko. Kasi hindi niya talaga gusto yung nakikita sa loob. So doon ako na-break. Even when I remember that moment now, it really breaks me. Kasi it doesn't break me so much na I'm nakikita niya na masama ako. What really breaks me is yung mahal niya ako kahit ganun ako. Every time I remember that, I'm like, oh my God, I don't deserve that.
I don't deserve na mahalin mo ko ng ganun. Mm-hmm. Pero in order for me to appreciate that, I had to see my heart first. Tapos yun. Yun yung pinaka-turning point ko. He loves you. Yeah. He loves me. At my worst. Mm-hmm. Parang pinaramdam niya rin sa akin na the whole time that you were doing all these things that I didn't like, I was there. Mm-hmm. Naalala ko din na parang, oh nga no, at times, I remember you tried to talk to me. Tried to stop me from making those bad decisions. Pero hindi kita kilala. Hindi ko alam ang boses mo. Hindi mo kasi siya pakilala. Kaya hindi mo alam na boses pala niya yun. Yeah. Pero, yun. But he tried. Kasi diba at one point in your life, you thought nobody's gonna love you. Yeah. You thought na yung magpapakasal sa'yo, yun na lang nandun sa video. Oh. You thought that you didn't deserve anyone. Nung pinakinggan ko yun, nalulungkot ako kasi in a way, I guess there's, it would make sense if you only had, you know, this playing field to look at. Walang ibang angulo.